So yun, magandang araw sa inyo mga kasapot. Nandito ngayon sa bike para kunin yung bike na binili ko. Actually galing na ako dito kanina. So wait lang ha. Actually galing na ako dito kanina. Naging queer na ako at kukunin ko na nga yung bike ngayon. Kaya sa mga gusto pumunta rito, kung magagaling kayo sa bandang south, Las May area, General Trias or somewhere in south, sakay lang kayo ng bus biyahing Manila, nasabihin nyo nyog lang, alam na ng conductor yon. Dito yan sa may tapat ng Jollibee. Ayan yung Jollibee nyog. Tapos ito na yung bike. Ayan, magkatapatan lang sila. At kung galing ka naman ng Manila, ganun din, sakay ka lang ng biyaheng Dasma. Tapos sabihin mo lang sa conductor, nyog Jollibee. So yun, magkatapatan lang yan. Bali yung landmark mo is nyog Jollibee. So yun. So ayan mga kasapot, ito yung bike na kukunin natin. Bali, pasok na tayo sa loob para bayaran tong bike. So ayun mga kasapot, nabayaran na natin yung bike and iuwi na natin siya. Pero dumaan muna ako dito sa Big Bird Bike Shop. So ayun, flex ko na rin itong bike shop na to, Big Bird Bike Shop. Kung gusto nyong magpagawa sa mga malulupit na mekaniko, pasyal lang kayo rito. From budget bike to high-end bikes, gumagawa sila rito. So, sobrang approachable din ng mga mechanics dito. From staff to mechanics, sobrang approachable nila dito. So, highly recommended ko rin itong bike shop na to. So, yan, sa mga gustong pumunta, located sa Molino Tubacoor. Tapat lang siya mismo ng ito. So ayan, sa mga gustong pumunta, tapat lang siya mismo ng Greenside Subdivision and near Pure Gold Molino Tubacoor. So pasyal na kayo rito. So ito yung bike shop. Sir, good afternoon. Ano po pangalan nila, sir? Big Bird. Ah, sige, kayo po pala si Big Bird. Bago sa inyo pong i-flex yung bike shop niya po. Oli, saglit lang ano, Oli. Benoli, wait lang daw. Kompleto kami ng service ng bike. Simula sa bike wash, bike spa. Yes, sir. Lahat alis na ano, lang dapat mag-iligyan sa bike. Dati ang tanong namin. Yes, sir. Sa Big Bird bike wash. Doon lang kayo dito sa Big Bird para makita nyo ang aming managyari ay magagaling na nakakaligong dalalaki. Yes sir, highly recommended ng bike shop na to. Salamat. Thank you sir. Salamat na rin yung ginaganda. Sir, flex na rin kita. Anong pangalan mo, sir? Job. Ayan si Sir Job. Bali, si Sir Job yung unang-unang naging 13 sa akin nung nagpagawa ko dito ng hub ko. So siya yung gumawa ng hub ko and isa siya sa mga mechanic na dahilan ko bakit nagustuhan ko itong bike shop na to. Sobrang approachable niya. Tsaka nalunod ako sa paliwanag niya kaya napilitan akong ibili ng bagong hub yung bike ko. So ayan si Sir Job, hanapin niyo lang siya pag pumunta kayo dito. Solid 'yan. Sir, thank you. Salamat. Sir Job, thank you. Yes, sir, thank you.
So ayan mga kasapot, nakauwi na nga tayo dito sa bahay. At ngayon naman, checkin natin kung ano ba ang components at specs itong bike na to. Kung bakit ko siya binili at kung bakit ko ba siya nagustuhan. So tara kasapot, check natin. So ayun na nga mga kasapot, mag-umpisa tayo sa hydraulic brake nitong bike na to. Isa to sa mga dahilan kung bakit nagustuhan ko at ito yung binili kong bike dahil sa naka-hydraulic brake na siya. So ang hydraulic brake niya is Mineral Oil X-Spark Hydraulic Brake. So para sa akin, goods na itong hydraulic brake na to. Dahil halos kapares lang at halos walang pinagkaiba sa Tektro Auriga Brakes itong brake na to. So kung mapapansin nyo, kung kukumpir nyo siya sa Tektro Auriga Brakes, halos wala na silang pinagkaiba. Halos yung brand name na lang siguro yung pinagkaiba nilang dalawa. Ayan, so para sa akin, sulit na yan. Goods na sa akin yung hydraulic brake nitong bike na to. So okay na to talaga. At saka ang isa pa sa napansin ko, yung brake lever niya. Unlike sa Shimano, mahaba pa eh. Di katulad na itong X-Spark, saktuhan na siya sa dalawang daliri. So ayan o. So ito kasi yung preferred ko eh. Yung mahahawakan mo lang siya ng dalawang daliri lang, saktuhan lang siya. So para sa akin, goods na to. At ang isa sa kagandahan ng brake na to mga kasapot is kapag kinailangan mo siyang i-bleed, pwede mo na siyang i-bleed gamit ang guess what, ang Tektro Bleeder. Hindi ko alam kung iisa ba sila ng manufacturer o pares lang sila ng materials, pero feeling ko isa lang ang gumawa niya eh, kasi halos wala naman silang pinagkaiba ng Tektro. Which is yung Tektro, siya yung madalas na ginagamit na hydraulic brake sa mga project bikes. So halos wala na silang pinagkaiba. So para sa akin, goods na to para sa isang brand ng hydraulic brake sa isang budget bike. And alloy na nga rin pala tong brake na to. Kasi karaniwan ng brake lever is ano pa to eh, bakal pa to. So itong hydraulic brake na to, alloy na siya, ayun, hindi siya dumidikit. Ayan. So alloy na siya. Yung iba kasing hydraulic brake is bakal pa to eh. Yung sa tropa ko, ganito kinilawang eh. So para sa akin, okay na to. Dahil alloy na siya. Ito pala oh. Ayan. So ayan. Meron lang siya mga bakal, tornilyo niya. So ayun lang yung bakal sa kanya, yung mga tornilyo. And yung handlebar niya is alloy na rin. Atomic handlebar. So ayan, alloy na siya. Ang sukat niya is... Teka, sukat. So ayan guys, ang sukat ng handlebar niya is more or less 71 cm. Ayan. So okay na rin yung handlebar niya. Mahaba na rin siya. Kasi karaniwang gusto ng mga siklista ngayon is mahabang handlebar. Hindi ko alam kung bakit. Pero ako mas preferred ko yung maikling handlebar, so puputulan ko pa siya. Siguro gagawin ko mga 62 cm lang. Kagaya ng Trinks handlebar ko. Doon kasi ako nasanay. So tsaka mas preferred ko din yung mas maikling handlebar. So yeah, sa may mga gusto ng mahabang handlebar, okay na siya. Goods na siya. 72 more or less yung centimeter niya. At yung stem niya, alloy na rin. So, ang sukat ng stem niya, more or less 13 cm. And dito naman sa fork niya, ayan, steel pa to. Bakal to. So, ayan. Bakal siya. Pero ang nagustuhan ko dito sa fork nito, meron na siyang lockout at freeload. So, mamaya sasabihin ko sa inyo yung presyo nitong bike na to. Kaya ako nasabi na sulit na tong bike na to. Kaya ako siya nagustuhan sa mga pyesa niya. Okay na siya para sa presyo niya. So mamaya abangan nyo, sabihin ko kung magkano yung presyo niya. So dito naman tayo sa crank. Ang crank nito is Pro Wheel Alloy. Alloy na yung crank nito. Bali yung crank nito is nilipat ko na sa Trinks. Nilipat ko na kanina. So hindi na to yung crank niya. Yung crank nito is nasa Trinks ko na. Kasi ito yung nakalagay sa Trinks ko sa isa kong bike. So nilipat ko siya rito. Pero yung nakakabit na crank dito, which is Pro Wheel nga, is goods na goods yun kasi
subok ko na rin yun kasi hanggang ngayon buhay pa rin yung crank ko na Pro Wheel, which is yung nasa bike ko na nasa kumpare ko na ngayon, buhay pa siya. So para sa akin, goods na goods din ang Pro Wheel crank na 3x na nakalagay dito. Magandang klase din naman ng brand ng Pro Wheel. So ayan yung FD niya, Shimano Tourney. So dito naman tayo sa RD niya. Ang RD niya is Shimano Tourney TX, which is naka 8 speed na siya. 8 speed na tong 8 speed na tong RD na to. So maganda rin yung review nitong RD na to. Nakita ko rin yung sinasabi ng mga tao about dito sa RD na to. Is matibay na rin. So okay na okay siya for build bikes. So okay na okay siya para dito sa bike na to. Approved na sa akin to. And ayun yung cogs niya, naka 8 speed na siya, na Shimano. And gulong niya is platinum rim. Alloy na rin naman to. Yan, alloy na siya. And yung gulong niya is Nakano. Nakano 27.5. Ayan. So yan. Itong rayos niya is bakal pa to. Bakal pa tong rayos niya. And ito naman sa seat post naman tayo. Sa seat post niya is alloy na to. Alloy na tong seat post na to. And naka quick release na din siya. Naka quick release na din. At yan, saddle niya is platinum. Yan. Steel, bakal to. Bakal tong saddle niya. Alloy tong seat post. At bakal din tong quick release clamp niya. Yan. So, naka-internal cabling na rin to. Naka-internal cabling na rin siya. Naka ICR technology. Internal cabling technology na yung frame niya. So, goods na siya. Yan. So, ano pa ba? Ah, itong shifter niya. So, ito ay Shimano Nan Series 8 Speed. 3x8 yan. Oh. 3x7. Shimano 3x8 Speed. So, yan. Naka 3x8 na siya. So, we consider this all Shimano na to. Itong mga piyesa na itong budget bike na to. So, yan. Ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? So, yan yung frame niya. Full alloy yan. Ang model niya is PAL 2702. Actually, hindi siya yung frame na gusto ko. Nagkamali lang ako ng pagkuha. Nakausap ko na si Bike kung pwede ko bang ipalit yung frame na gusto ko since meron naman silang stock. Wala lang silang stock sa mga tindahan nila, sa mga branches nila, pero meron silang stock sa warehouse nila. So, kung gusto nyo mag-avail ng Platinum PAL 2701, may available pa sila na nasa warehouse nila. So, ayun nga, gusto ko sanang palitan, pero naipaliwanag naman sa akin ng maayos ni Bike na hindi na siya kasi considered as second hand na siya kasi naiuwi ko na siya. So, okay lang naman yun. Wala namang problema. Hindi ko lang nakuha yung frame na gusto ko, pero still, solid pa rin naman siya. So, ayan. Ang hydraulic brake niya, X-Spark. Handlebar niya is alloy. Shifter niya is 3x8 na Shimano. Shimano ng series, I think. And, ang crank niya is Pro Wheel. Pro Wheel 3x. And, ang RDFD niya is Shimano rin. So, all Shimano na itong budget bikes na to. So, ayan, nakalockout na din yung fork niya. And, alloy yung frame niya. Alloy na din yung seat post. Alloy yung rim. And, so, ang presyo nitong budget bikes na to is 10,300 lang siya. So, ito yung isa na sa nagustuhan ko sa bike na to, which is okay na yung components niya regardless sa price na meron siya. So, 10,300 for this pandemic. Alam naman natin na medyo mahal ang bikes ngayon. So, for this component, sulit na yung
10-3 na binayara mo sa bike components na meron siya. So yun, kaya ko siya binili mga kasapat. So siguro kung may upgrade man ako sa kanya, siguro unti-untiin ko na lang. Yung pinambili ko rito is budget ko talaga for Shimano Alivio. Pero naisip ko na bilhin na tong bike na to. Since na nakita ko to sa page ng bike. So okay naman yung specs niya. So ayun, pinuntaan ko sa bike para mag-inquire. And kinuha ko na rin. So shoutout sa bike na for this good and quality bikes. Recommended ko ang bike na kung gusto niyo magkaroon ng budget bikes na sulit, visit lang kayo sa nila. Visit lang kayo sa shop nila. Yes, pricey yung mga ibang items nila, pero lahat naman halos ng bike shop ganun pricey. Even sa Quiapo nga, pricey na rin yung mga bike parts nila. Ang kagandahan lang sa bike, kaya ako siya recommended. Kasi meron siya mga, naglalabas sila ng mga bikes na introductory price. Which is, pag sinabi natin introductory price, siya yung less at discounted price compare sa suggested retail price na, which is SRP. So pag sinabi natin introductory price, it means lesser price siya ng mga SRP o suggested retail price. So usually, ang bike kasi siguro, disclaimer, sa tingin ko lang, si bike yung official seller ng mga manufacturer na merong mga bagong brands o mga budget mga project bikes na gusto nilang ilabas sa market. Si bike yung isa sa mga bike shops dito sa Philippines na nag popromote ng mga bagong labas na bikes na yon. So kaya na kay bike yung kadalasang introductory price, which is pag nilabas mo sa market, ayun na yung SRP niya. So pag nilabas mo sa market, for example is 50,000 sa market, kay bike 12,000 lang yung introductory price niya. So parang ganun yung nagiging sistema nila. So ayun mga kasapot, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw sa pag-bike check natin sa nabili natin bike sa bike pakuwara. Maraming salamat. And gusto ko rin nga sulitin ang pagkakataon na to para magpasalamat sa lahat ng sumusuporta kay Gagong Bike TV. 1,000 plus subscribers na po tayo ngayon. At maraming salamat po sa inyo kung hindi po dahil sa inyo sa pagtitiwala nyo at sa pagsuporta nyo sa akin, hindi ko po maaabot itong progreso ng YouTube channel ko na to. So maraming salamat po sa inyo lahat. At patuloy nyo po akong suportahan sa journey ni Gagong Bike TV. Search nyo lang po sa YouTube app nyo, Gagong Bike TV. So ayun mga kasapot, maraming salamat sa lahat. Keep safe, magsuot po kayo lagi ng mask paglalabas kayo ng bahay, ha. Alcohol, importante yan. Di pa rin po tapos ang pandemic, kaya ingatan po natin ang ating mga sarili para sa ating mga pamilya. So yun lang po, maraming salamat sa inyo lahat. God bless us all, to God be the glory.